Hello guys, welcome back to our channel. Ayan. Ang pag-uusapan natin ngayon is yung paano mag-apply ng fisherman dito sa Taiwan. Ayan. At siyempre may doon sa last video ko nung magkano ang sahod dito sa Taiwan. May mga tanong doon na sasagutin ko na rin yun doon guys. So bago tayo magsimula, intro muna tayo guys. So ayun guys, bago natin pag-usapan ng paraan ng pag-apply dito sa Taiwan ng mga fishermen, sasagutin ko muna yung tanong ni Chad Similar, 1 week ago na to eh. Ang tanong niya sa akin guys, sir, anong agency mo dito sa Pinas? Ang agency ko po dyan sa Pinas is Diamond H Shipping Agency, Chad Similar. May nagtanong din dito, ito si Mama Richie, sasagutin ko rin to. Ang tanong niya is, magkano ba yan sa pesos kapatid na yabs? Nasa 30 plus Mama Richie, kunti lang kasi ang rate dito eh. Nagdepende lang yan sa rate. So ayun lang, dalawa lang may nagtanong doon, kailangan ko lang siyang sagutin. So punta na tayo doon sa kailangan requirements para maka-apply dito sa Taiwan. So magsimula na tayo. Ayun. So ganun na nga, sisimula na natin pag-usapan yung paano mag-apply ng fisherman dito sa Taiwan. Una, bibigay ko lang tip sa inyo guys, no? Bago kayo pumunta ng Maynila or saan man kayong probinsya mag-apply ng fisherman dito sa Taiwan guys, make sure na kompleto na kayo ng requirements. Meron na kayong SSID, meron kayong seaman's book, meron kayong passport. Yun lang ang hinahanap ng agency, SSID, passport, saka seaman's book. Ayan. Kung magtatanong naman kayo kung saan, paano at kung saan kakuha ng seaman's book, kaya pumunta lang kayo sa sa mga simulator. Yung kukuha kayo ng BT. BT ang tawag nila dyan, BT. Pag may BT kayo, pwede na kayong magkaroon ng seaman's book. Ano ang mga gagawin, mga training sa BT? Ano lang siya guys? Ang technique doon, techniques firefighting. Tipo to sa inyo, firefighting, life saving, survival, at first aid. Yun lang. Ang tuturo nila sa inyo doon guys, yung paano ang tamang proseso sa pagpatay ng apoy. Kunwari may sunog. Ituturo sa inyo yun. Tsaka, ituturoan din kayo ng mga first aid. Ituturo din sa inyo kung paano makasurvive na kunwari nalulunod yung barko nyo. Ganyan, tuturuan din kayo ng mga technique kung paano makasurvive dun. Para basta marami silang ituturo, mayroon pa dong lifeline. Ang lifeline tawag nila dun yung papasok kayo sa kunwari sobrang madilim na bahagi ng barko na walang ilaw. Kayo nga, mayroon kayong i-rescue dun. Ayun, lifeline ang tawag nila dun, tali lang ang gamit. So yun nga guys, yun lang ang tip, mabibigay kong tip sa inyo. Dapat kompleto na kayo ng requirements bago kayo pumunta sa mga agency guys. Pa-apply dito ng fisherman. Para pagdating nyo dun sa mismong agency, wala na dami chichiburichi. Hindi na kayo abutan ng ilang buwan dun. Basta kompleto na kayong lahat. Seaman's book, passport, SSID. Yun lang kailangan nila. Siyempre dapat may mga papeles din yun, di ba? Pero yun talaga ang hinahanap nila. Kaya pag pumunta kayo doon sa mga agency, mas better na mayroon na kayong lahat.
para hindi na kayo magtatagal. Para automatic PDOS na lang kayo, guys. So, yan nga, guys. Sana makatulong sa inyo lahat ng tip ko na yan, guys. At syempre, pag nandito na kayo sa Taiwan, guys, fisherman na kayo, ito lang masasabi ko sa inyo. Tiisin nyo. Tiisin nyo kasi sa umpisa, lalo't nandi pa kayo sanay. Tiisin nyo kasi mahirap talaga ang trabaho ng fisherman. Lalo na't mahiluhin pa kayo. Naku po. Kung mahiluhin kayo, guys, huwag na lang kayo umapply ng fisherman. Kasi hindi rin kayo makakatrabaho ng maayos. Kasi iba yung alon dito talaga sa Taiwan, guys. Sobrang malalaki. Maliban na lang sa summer. Lalo na kung winter yon talagang. Ako nga, sanay na nga ako sa ano, ha. Sanay na ako sa pangingisda kasi may experience na ako sa longline dati. Mas malaking barko yon kaysa dito sa Taiwan, sa Taiwan na nasakyan ko. City 2 lang yung dito. Yung nasakyan ko doon is City 7 oversize yun. Siguro na sa mga 200 plus gustanids. Dito, ano lang to eh. Or 300 plus gustanids. Pagdating dito sa Taiwan, tiisin nyo. Siyempre, hindi maiiwasan na matusok kayo ng kawel. Siyempre, kung saan man kayo malagay, katulad ko, nasa kawilan ako. Hindi maiiwasan masusugatan kayo. Yun lahat. Huwag kayong mag-iinarte pag nandito na kayo. Trabaho talaga kayo. Hindi, porkit nasugatan ka, hindi ka na magtatrabaho. Hindi, guys. Hindi yun. Trabaho pa rin. May lagnat ka, trabaho pa rin. Kung ano nararamdaman mo sa katawan mo, trabaho ka pa rin. Pero sabihin mo sa amo mo na ganito nararamdaman mo para pag-uwi nyo, eh, mapagamot ka na. At dapat kunin nyo yung loob ng amo nyo. Hindi naman sa magsisip-sip kayo. Kunin nyo lang, kumbaga, nanutos niya, sundin nyo lang. Ganun. Saka kung may buso naman yan, eh, hindi naman mawawala sa fishing boat na mga ano, na meron talagang buso niyan. Siyempre kunin nyo rin loob ng buso. Mas better na pag ang hindi Pinoy yung buso. Para hindi siluso. So, ayun guys, ha? Basta pagdating nyo dito, trabaho, tiis. Tiis lang. Tiis saan ba't makakaano rin kayo. Makakaraos din. Yung mga sugat sa kamay. Sugat sa kamay, sakit ng katawan. Pag natanggap nyo na yung sahod nyo, guys, mawawala yun. Pag tinitingnan nyo na ganun pala yung sahod nyo, mawawala yun. So, yun nga guys. Hanggang dito na lang tayo. At sana makatulong ko sa inyo. Sana nagbabalak na mag-apply dito ng fisherman sa Taiwan. Basta, sipag at syagala. Sana makatulong po sa inyo. Bye-bye guys. Bye-bye.